Makalipas nga po mga idol ang ilang taon ay magsasama na nga daw pong muli sina PJ Tucker at James Harden sa iisang kupunan. Yan nga ang ating unang storya na pagkukwentuhan dito sa ating pangalawang video at ang balitang nagkausap na nga po sina Kyrie Irving at Kevin Durant at syempre aalamin na rin natin ang balitang kukunin nga daw po ng Los Angeles Lakers si Blake Griffin. Kaya tara mga idol, halina't umpisahan na natin to. Naibalita ko nga po sa inyo noon na hindi nga po kinuha ni PJ Tucker ang kanyang player option sa Miami Heat. Kaya magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent sa pagbubukas ng free agency market sa darating na unang araw ng Hulyo. Pero sa kabila nga po niyan ay willing para naman nga po ang Miami Heat na pabalikin siya sa kanilang lineup sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng bagong kontrata. Sa katunayan, ayon nga po sa inilabas na balita, bibigyan nga daw po ng Miami Heat si PJ Tucker ng mahigit sa $27 million sa susunod na tatlong taon. Ang kaso ng mga idol mukhang hindi pa rin naman nga ito magiging sapat upang mapanatili nila ang kanilang player gayong mas gusto pa rin naman nga po ni PJ Tucker na sumali sa Philadelphia 76ers. Marami nga daw pong mga NBA expert ang naniniwala na mas pipiliin ito na kunin ang offer ng Philadelphia na aabuti na mahigit sa $30 million. At kapag nangyari nga ito, ay magre-reunite na nga po silang dalawa ng kanyang dating kakampi na si James Harden sa iisang kupunan. Matagal-tagal na rin naman nga po mula nang huling magkasama sina James Harden at PJ Tucker sa team naman ng Houston Rockets. Kaya magiging exciting nga po ang pagsasama nilang muli sa Philadelphia 76ers. Samantala, dito naman tayo punta sa ating pangalawang story sa balitang nagkausap na nga po sina Kevin Durant at Kyrie Irving. Sa kabila nga po ng karami-raming drama, problema, trade na hinarap ng Brooklyn Nets ngayong offseason ay napanatili para naman nga po ng kanilang team ang kanilang superstar duo matapos kunin ni Kyrie Irving kanyang player option. At makalipas lamang nga po ang ilang araw matapos putulin ni Kyrie Irving ang mga balitang trade patungkol sa kanya ay nagkausap na nga po silang dalawa ng kanyang kakampi na si Kevin Durant. Ayon nga po dito, plano para naman nga daw nila na magsama ng mas matagal para sa Brooklyn Nets. Hindi pa rin naman nga daw po sila nakakakuha ng kampinato ng magkasama at hanggat hindi pa nga ito nangyayari, wala nga pong aalis sa kanilang dalawa. Kaya kahit gaano man nga daw po karaming drama at trade ang hindi at haharapin syempre ng kanilang team ay hindi nga po mabubuwag ang superstar duo nina Kevin Durant at Kyrie Irving. Habang dito naman tayo dumiretso sa ating huling storya ngayon sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Blake Griffin. Para nga po sa inyong kalaman mga idol, isa nga po si Blake Griffin sa mga malalaking pangalan na magiging available na sa pagbubukas ng free agency market. Kaya inaasahan na nga po na maraming teams ang makikipag-agawan sa kanyang serbisyo. At base nga po sa pinakahuling inilabas na balita, kabilang nga daw po sa mga contender na gustong kumuha sa kanya ay ang Miami Heat, Boston Celtics, Chicago Bulls at Los Angeles Lakers. Yes mga idol, gusto nga po siyang kunin ng front office ng Lakers sa loob ng free agency. Bagamat man nga po hindi ganon kahusay ang kasalukuyang Blake Griffin ngayon sa pag-average lamang nito ng 6.4 points at 4.1 rebounds a game bilang parte ng Nets ay magagamit para naman nga nila ito bilang kanilang bagong small ball center. Well, kilala rin naman nga po ng Lakers sa paggamit ng small ball lineup kaya sobrang mapapakinabangan rin naman nga po ito ng kanilang kupunan sa susunod na season. So that's it for today's second video mga idol. Dito once again, this is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe na rin at syempre pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong ma-notify sa mga videos na ina-upload ko. Syempre mga idol, isang malaking shoutout muna nga pala sa lahat ng Solid J-Zone TV na mga taga Rizal at syempre mga taga Pangasinan. Maraming maraming salamat mga idol sa panonood ninyo.